sabay nagpupuri. Dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang dipi. Sa kaniyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan. Habang bayan nagpag-ibig, sa kantidi niyan nananabig. Bayan ngayon nagbubunyim, sabay-sabay nagpupuri. Dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang dibib. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tumitingin ang Diyos sa taong taos-pusong naghahandog ng kanyang sarili, tulad ng balo sa Ebanghelyo, na nagbigay ng lahat ng mayroon siya sa kabila ng kanyang matinding karukhaan. Tunay ngang wala sa hirap o yaman ang pagbibigay, kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, maging mapagbigay nawa tayo ng taos-puso na walang hinihintay na anumang kapalit, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoon naming Diyosari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Tunay na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw nang ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.
ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balo na iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Apo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Aral tungkol sa pagbibigay ang nais ituro ni Jesus. Sa linggong ito, ipinakita ito ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga taong nasa simbahan. Pinanood ni Jesus
tinignan ni Jesus ang lahat ng mga tao na naghuhulog ng kanilang mga handog at alay sa hulugan. Mayroong dalawang klase ng mga taong nagbigay ng kanilang mga alay. Una, ang mga mayayaman. Sila yung nagbigay ng malalaking halaga. Alam niyo po, ang mga Hudyo ay masunurin pagdating sa batas at utos ng Diyos. At batay sa turo, 10% ang dapat ibigay sa simbahan. 10% mula sa iyong kinita. Kaya nga, ikapo, o sa Ingles, tithes, 10% ang dapat mong ibigay sa simbahan. Ito yung panuntunang sinusunod ng mga Hudyo pagdating sa pagbibigay. Kaya naman, yung mga mayayaman, malalaki ang naibigay na halaga. Ngunit, ang nakapukaw kay Jesus ay ang pangalawang klase ng nagbigay. At ito ay ang isang babaeng balo. Ihinulog niya ang dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Napukaw si Jesus dahil maliit man, kung ikukumpara sa mga mayayaman ang kanyang naibigay, pero ito naman ay ang lahat-lahat ng kanyang ikabubuhay. Lahat-lahat ng kanyang ikabubuhay. Meron po tayong tatlong aral na matututunan mula sa pagbibigay ng babaeng balo. Tatlong aral. Una, pagbibigay hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Nung panahon ni Jesus, lalaki lang po ang pwedeng magtrabaho. Lalaki lang ang nakakapagtrabaho. Kaya naman, kung babalikan natin yung kwento ng balo, bukod sa hindi na ito nakakapagtrabaho, yung lalaki o yung asawa niya na kanyang inaasahan para magdala ng kanilang ikabubuhay, namatay pa. Balo nga eh, di ba? Ibig sabihin, walang asawa. Namatayan ng asawa. Kaya kung tutuusin, walang kakayanan yung balo makapagbigay. Kasi wala na siyang ikinabubuhay. Wala siyang trabaho. Wala siyang sweldo. Pero dahil sa kagustuhan, sapat itong naging dahilan para mag-alay. Dahil sa kanyang kagustuhan, sapat itong naging dahilan para magbigay. Madalas, hindi tayo nauubusan ng dahilan pag-usapin ng pagbibigay. Oh, uy, kulang nga yung sweldo ng asawa ko eh. Uy, gipit nga ako eh. Kapos nga ako. Ba't pa ako magbibigay? Eh, kulang pa nga to sa amin. Marami tayong dahilan pag-usapin ng pagbibigay. Pero isa lang naman talaga ang dahilan kung bakit nakapagbibigay ang isang tao. At ito ay dahil may kagustuhan. Pangalawa. Pangalawang bagay na pwede nating matutunan mula sa balo ay ang pagbibigay hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Pagbibigay hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Ang pagiging mapagbigay ay nakikita hindi sa halaga ng naibigay, kundi
sa halaga ng natira. Madalas, no, nakikita natin yung mga tao, uy, generous! Ang laki ng binigay. Uy, ang bait mo naman. Ang laki ng binigay mo. Maliwanag na ito ang pinagkaiba ng balo sa mga mayayaman. Ang mga mayayaman, ikapu lang ang naibigay. Ikapu, 10%. At kung tutuusin, meron pa silang 90% na natira. Tama ba yung kwenta? Diba? Kung may 100% kang kinita, 10% lang ang binigay ng mga mayayaman. Pero kung tutuusin, may 90% pang natira sa kanila. Pero ang balo, 100% ng kanyang ikabubuhay ang kanyang ibinigay. Pangatlo na pwede nating matutunan sa pagbibigay ng balo. Pagbibigay hindi sa pagkukwenta kundi ng buong pag-asa. Isang hadlang ng pagbibigay ang isipin ang sarili. Dahil kapag pumasok ang sarili sa isipin, sigurado ang pagbibigay ay susukatin at kukwentahin. Kaya lang naman tayo nagkukwenta ay dahil ayaw nating maubusan. Kaya lang naman natin sinusukat ang ating pagbibigay ay dahil ayaw nating mawalan. Yung balo, inisip o hindi inisip ang sarili. Kaya nakapagbigay ng lahat-lahat ng kanyang ikabubuhay. Dahil panatag ang kanyang loob na umasa at hindi magpapabaya ang Diyos. Di ba? Kaya mo lang naman sinusukat yung ibibigay mo dahil iniisip mo kung anong matitira sa'yo. Iniisip mo yung sarili mo. Pero kung iisipin mo na hindi magpapabaya ang Diyos, makakaya mong ibigay ang lahat sa'yo ng buong buo. Mga kapatid, ito ang mensahe na gustong sabihin ng aklat ng mga hari sa ating unang pagbasa. Hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Panghuli, nais kong ikwento yung kwento ng isang bata. Isang bata na pumunta sa isang tindahan ng ice cream. Habang siya'y nasa loob ng tindahan, sinilip niya sa estante ang mga ice cream. Nakita niya maraming iba't ibang ice cream. At tinanong niya kung magkano yung nasa baso. Tinuro niya yung ice cream na nasa baso. Sinagot ng kahera, sabi niya, 50 pesos. Tinanong naman niya kung magkano yung nasa apa. Sumagot ang kahera, 30 pesos. Binilang niya ang kanyang barya. Muli, nagtanong ang bata, magkano po yung nasa stick? Nakukulitan ng sumagot at naiinis na sumagot yung kahera. Sabi niya, 20 pesos. Binilang ng bata ang kanyang pera at ibinayad ang 30 pesos. Pinili niya yung nasa apa. Naupo ito at masayang kinain ang ice cream. Nang maubos ito, nakangiting umalis ang bata habang nakatingin sa kahera. Nilinis ng kahera ang mesang kinainan ng bata at nakita niya na may
20 pesos na bariyang iniwan. Mula sa labas, kumaway ang bata at umalis. Mga kapatid, sabi nga ng isang manunulat, walang sobrang naghirap dahil sa pagbibigay. Matuto tayo sa babaeng balo na nagawang magbigay ng buo, na nagawang magbigay ng lahat-lahat sa kanya dahil umasa sa Diyos. Amen. Amen. Sitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hangad ng Diyos, tulad niya, na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo'y mabiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Bungtiwala tayong manalangin at ating sambitin, Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, maghangad, mag-isip at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok ngayong panahon ng pandemya, makabangon nawa tayo sa paghihirap at pagdurusang hatid ng salot na COVID-19 sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagbibigayan. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging hangdang dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mabait at mapagbigay ang ating Diyos. Kaya't sa katahimikan ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mapagpala naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matuto nawa kaming magbahaginan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, nang sa gayon, madama naming tunay na ikay nasa aming piling, kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen.
Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga paghahain na mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Kayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pagbibigay na di nagpapagay
tatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubalik, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo sa latman ako sa lahat. Sa latman ako sa lahat, ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantong ay payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw. Bituin sa kipatnubay, diwas sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ang panindim. Sa kunita dahas ay limutin. Sisit lang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko, gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo
at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga kapatid, atin naman pong ipagdasal ngayon ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Basta Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre